it's kind of windy here. Long leash. And here I am. Okay guys, magandang tanghali sa inyo lahat. Today is Friday. And alam nyo na, pag Friday, Friday, Saturday, going Saturday, trail day for us. So Friday, today is pupunta lang tayo sa trail kung saan. Hindi naman siya masyadong technical. So light trail muna tayo for Friday. And then tomorrow, pupunta tayo sa mga technical trails. But before that, we will do a bike check. Yun na nga guys, medyo pagod tayo. May bago kasi yung Sabado hindi nakapag-bike. Kasi nga busy tayo ng Sabado. But today, nakapag-bike tayo. We have time, spare time. And gagawin natin today is we're going to discuss about my bike. Na hindi na bago sa inyo, nakikita nyo sa Facebook post ko. Itong Santa Cruz Chameleon 2021. So, first, I'll be chopping this video into three parts. First part will be reason why I shifted from full suspension into hardtail. Second part will be ano yung mga parts na ano yung nagustuhan ko sa bike as a whole at saka hindi ko nagustuhan. Alright, the third part will be the most exciting one, sana exciting. And yung pangatlong part is part 3 will be the whole specs, components na nakalagay dito sa bike na to. Yun yung pinaka last part ng video na to. So yun nga, without any further ado, it's Joe Pink JTV. Let's do this! Okay, so nakita natin to, natapos na tayo magbike. Nakita natin si Lodi. Pakit pa lang tayo, pauwi na siya eh. So guys, again, naputol tayo dun. So unang-una, mag-usapan natin kung bakit ako nag-shift. Reason why I shifted from full suspension to hardtail. Unang-una, full suspension masyadong mahal, mahirap i-maintain. Pangalawa, mabigat. Tapos may na yung tuhod, so lagi na tutulak. So that's the reason why I shifted from full suspension bike into hardtail, which is Camel. That's the first part. Second part, yung mga ayaw ko dito sa bike na to. I'm talking about the stunt bike. Kasi nga, nung napili ko to, ang difference lang, ang in-upgrade lang is yung handlebar. Yun lang actually. Yung handlebar lang na NV yung pinalitan, the rest is stock. So, ang una, specs nito is, pag stock bike, yung hub nito, yung pinakunang ayaw, dito sa bike na to. Dito sa bike na to, pinakaayaw ko dito is, pag stock bike, yung engagement na hub niya, which is RAM, ang baba, as in ang baba, super pangit. Pag nag-shift ka, tak, mga ganun siya. So yung pinakaayaw ko, unang pinakaayaw ko dito sa bike na to, sa stock bike. Although, puro lang talaga yung bike, pero at least, they can do better than that. Kasi sa Santa Cruz naman, branded, masyadong mahal. Actually, mas maganda pa nga yung cruiser hub na eh. Kung ilagay dito kaysa dun sa stock hub. So yun yung pinakaunang ayaw ko sa bike na to. Pangalawa, yung stock fork. Medyo stiff. Kasi ang fork nito is Fox 34 rhythm ng travel niya is 130. Although yung travel niya sapat na sa akin yon. Pangalawa, yung travel medyo mabigat. Fox 34 given yon. Kasi nga unang-una is Fox 34 pinaka hindi siya masyadong kilala. I mean kilala naman siya, Fox siya, pero hindi siya basta. Iba kasing iba yung feeling pag naka-factory ka na 36 or 38 or yung step ka sa 34. Basta yung mas mahal. Yun yung pangalawang inaayaw ko dito sa bike. So pwede niyang sabihin, di sana pumili ka ng mas mahal. Walang pera eh. Basta ganun, kayo nangingilang. So yan. Pangatlong ayaw ko dito is
ano ba? Pangatlong ayaw ko. Actually, yun lang ang pinakaayaw ko. Yung hab, tapos yung hab, yung hab, tsaka yung fork. The rest, acceptable na kasi nga. At least, ang concept natin is RAM, NX, 12 speed na 1150 or 1050. Basta yung old school na NX. Although, okay na siya. Tutusin, okay na siya eh. Hindi na siya. Pwede na kung tutusin. Tama na yun sa presyo. Na 3,000 ito. Basta ganun. So, tamang-tama na. Yung group set, yung brake set, pasok na. Tapos yung gulong, pasok na kasi maxis. And then, the rest is the frame, medium frame. Pasok na pasok sa aking height kasi matangkad ako. Nakikita nyo naman, charot lang. So, yun lang. Medium siya. Pwede rin kasi itong maging ano eh. Pwede rin kasi itong small. Kasi yung full suspension ko is small. Ito is medium. Pero yung reach niya, acceptable na siya. Hindi naman sumasakit yung ano ko, braso ko, yung balikat ko, pag nagbabike ako. Pero acceptable na siya by nature. Okay na yun. S or M, pasok na yung size. Yun. So yun lang yung mga sinabi ko. Apat pa yun or lima or atat ko. Basta yun yung mga ayaw ko dito sa bike na to. I'm talking about this stock bike. The rest, acceptable na siya sa price na 3,000. So yun. Sa components na nakalagay dito sa bike na to. Una-una, changes have done. Marami naman pinalitan dito. Hindi naman super dami. Pero sasabihin ko na yung mga pinalitan ko. First thing first, pinalitan ko yung hub. Of course, kasi ayaw ko yung hub. Pinalitan ko yung wheel set. Pinalitan ko ito carbon. Pangatlo, pinalitan ko is napalitan ko ng stem, which is yung mas maliit. From 40mm to 32mm ako. And then group set from NX to GX Lunar 2021. And then converted to tubeless ready. Pinalit ako ng spoke, oil leak. So the rest is of course cockpit, bago na lahat yan. Brake set, fork, frame, rubber post, yun. Hindi ko pa napalitan and wala na akong planong palitan kasi wala na akong mapalit, wala na akong pera. So yun guys, eto yung mga details ng bike na to.